sa para nagulat kayo, naka-Christmas outfit na ang lola niyo, oh, 'di ba? So ang Pasko or Christmas is most popular in Philippines or all over the world, but for us sa Pilipino, for us sa Philippines, napaka-important, napakahalaga ang celebration ng Christmas. We have that in external preparations, decorations ng bahay natin, Christmas trees, Christmas lights, lahat-lahat ng mga palamuti. And we are very excited. September pa na nagpre-prepare na tayo ng Christmas decors natin. Naririnig na natin ang mga Christmas songs. And of course, guys, dahil nga sa pandemic, napaisip ako na magkakaroon tayo ng Christmas caroling. Kasi maganda naman to, kasi this is a one way na kung saan we can express, 'di ba? Malayo tayo sa ating family, nahuhomesick tayo, maririnig natin ang Pasko, ang mga Christmas songs. So parang ito siya, guys, ang magandang tribute para sa ating lahat na nasa labas ng Philippines. Actually, ako, guys, personally, I really miss Christmas back home. It's been a long years na hindi ako nakapag-celebrate ng Pasko, and I wish one day I gonna celebrate Christmas back home. I really miss it. Ayan. Parang naging emotional ata ako, guys. So, I hope na sa pamamagitan ng celebration ng Pasko and through this competition ng kanta, this is the only way na mapasaya tayo kahit sa sandali. So, pakinggan natin ang ating mga nag-join sa celebration. And of course, 'di ba, sa Pasko, kailangan natin na kahit kunti lang yung ating handa, pero lahat tayo nag-gather as one family. Meron tayong family reunion, meron tayong mga activities, nagpapalaro tayo, nag-exchanging gifts tayo, nagmibigay tayo ng mga regalo, at saka those are our external preparations. What about our internal preparations? Ano kaya ang internal preparations natin sa pagdating ng Pasko? Not only sa pagdating ng Pasko, but every day we can celebrate, or we make it that every day is a Christmas. Kasi sa pag-Christmas kasi, guys, sorry ha, parang nagiging emotional ako. Sa Pasko kasi, guys, anong kailangan natin mapagpatawad. We should be lang, ayun, magiging forgive. Patawarin natin ang mga tao nagkasala sa atin. So this is yung mga way na mag-share tayo ng ating mga blessings. Kasi ang nasa loob, kasi, guys, napakahalaga kung if you forgive, patatawarin mo yung taong nakasakit sa'yo, yung taong sinaktan mo. And maybe this is yung internal na preparation sa buhay mo, na kung saan na masaya ka na magandang regalo para sa sarili mo. Na remember ko isang pare, sabi niya, ano ang regalo mo sa sarili mo? Napakagandang tanong. And then ang sabi niya, ang the best na regalo para sa sarili ay prayer. Prayer of forgiveness, prayer of pasasalamat. Kasi most of the time, naalala lang natin ang pasasalamat. Naaalala lang natin. Most of the time, sa ating dasal ay always hingi. Hingi tayo. But he said, this priest, sabi niya, kasi, guys, nakakalimutan natin na kung tayo ay magdasal, nakakalimutan natin ang pagpapasalamat. Pasasalamat sa lahat ng mga blessings na natanggap natin every day. O, diba? Kasi maganda talaga yon na kung saan, kung tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng mga blessings na natanggap natin, napakasarap yung feeling. And of course, pagpapatawad. Pagpapatawad sa mga taong nakasala sa atin, pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Ayan. So these are very
yung talagang preparation natin sa ating sarili. Ayan. Kahit hindi Pasko, if we can do this every day sa ating buhay, napakaganda. And of course, sabi niya, sa sarili natin, we should be also like yung spirit of giving. Hindi lang sa lahat ng oras tayo ay naghihingi or tayo ay naghihingi. But this is ang spirit na kung saan mag-share tayo ng ating mga blessing. Kahit kunting blessings lang yan, ito ay malaking tulong, ito ay napakahalaga, ito ay masarap na feeling na kung saan binahagi natin kung anong meron tayo. Ayan. Hindi naman kailangan na magiging mayaman tayo, antayin natin maging mayaman tayo saka tayo mag-share ng ating mga blessings. Ayan, naalala ko guys, ito isang kwento ng isang basurero. This is a real story. Ang isang basurero, sabi niya, ngayong Pasko, marami akong mga bottles. Marami akong na-bili. Marami kasing mga trash, sabi niya. Marami akong na-collect. Sabi niya, sa pagko-collect ko nito, ako ay masaya. Makapagbili ako ng bigas, makapagbili ako ng ulam namin, makapagbili ako ng pang Christmas namin, sabi niya. And then, pero sa araw ng Pasko, kahit kami ay pulubi, ako ay bibili ng 2 kilong bigas. Sabi niya, ako ay magbibigay ng 2 kilong bigas para sa aking kapitbahay. Dahil ang aking kapitbahay ay walang-wala. Galing sa sakit yung asawa niya at yung anak niya bago lang panganak. At nakikita ko at napifeel ko at na-experience ko na mahirap talaga na ganong sitwasyon. I sacrifice, sabi niya, I shared 2 kilos of rice sa aking kapitbahay that makes me happy. What is the message of the story? Hindi kailangan maging mayaman tayo. Hindi kailangan na mag-ipon pa tayo sa pag-share ng blessings. Simple things na ma-share natin sa ating kapwa, that is already something. Kahit papaano, you feed the family or you feed somebody na nakakain for that particular day. Napakagandang mensahe ng Pasko para sa atin lahat. Okay, shinare yan guys ng isang pare. Ayan, shinare ko din sa inyo. And of course, dito sa aking celebration, natutuwa naman ako sa mga participants natin. Thank you so much guys for sharing ng inyong mga talents. Okay guys, tingnan natin. Okay guys, so ito yung Midley Christmas Carol Contest para meron kayong idea sa pag-judging ng ating mga judges at makikita din ninyo yung flow. Okay, ano yung mechanics? Number one, this is open for all, male and female, 2 to 5 members per group, 3 minute minimum to 5 minutes, and of course, English or Tagalog songs. Bawal ito upload sa social media like Facebook or in your YouTube channel. And eto guys, napakasarap na tinitingnan ko sila. I'm really, really happy. Tinitingnan ko, napaka-touching talaga, guys. So, watch them. And ito ang ating criteria sa judging. Musicianship, that is 40%, that includes tonal quality, blending harmony, and creativity, 25%. Props, costume, and of course, performance and interpretation of 25%. And the overall impact, that is 10%.
So congratulations. Congratulations sa ating mga winners. Ayan. Hindi, ang mahalaga dito is yung exposure ng inyong channel. Ang mahalaga dito yung cooperation natin. Kahit kunti lang ang papremyo natin, ang important tayo ay masaya sa pagbahagi ng ating mga talento. O, diba guys? So, enjoy watching. Merry Christmas in advance. Happy New Year to all. Bati namin Merry Christmas at bagong taong masagana. Pasko ay ipagdiwang ang araw na dakila. Dapat tayo'y manatili sa buhay na mapayapa upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya pagsapit ng Christmas, kayo'y makakaasa, kami magagalak. Bati namin Merry Christmas at bagong taong masagana. Pasko ay ipagdiwang ang araw na dakila. Dapat tayo'y manatili sa buhay na mapayapa upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Paskong anong saya. Aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kaya kami namamasko. What's up? Kami po pala ang 363 Pamilya. Ako po si Jason A. Picasso. Romy. At ito po ang aming Christmas medley entry. Let's check it out, yo. Yo, Merry Christmas to all! Happy New Year! Maligayang Pasko sa lahat! Pasko na naman, ang bilis ng panahon na nagdaan. Halos di na malaya na pagtakbo ng orasan. Sa dami ng mga pagsubok at problema gumagan. Sa buhay natin na tila ba ay walang katapusan. Kahit na ganun pa man, ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang sa ating pakikibaka. Balang araw matatapos din ang suliranin sa mundo ng pandemya. Ito'y hiling ko sa Pasko na sana'y magkatutungo. Lahat ng tao sa mundo'y magkasundo. Wala ng gera o gulo at mga panibugot. Ang ipag-ibigan naman ng bawat puso. Isang mundo puno ng pagmamahalan. Walang mahirap o mayaman. Lahat pantay-pantay at sama-samang nagdidiwang. Sa araw ng pagsinang ng isang kilalang nilalang. Payabungin natin ang kapayapaan. Magkarapat-dapat natin siyang pasalamatan. Sa pagtubos ng ating mga kasalanan. Sapagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Basta nakakaisa ang pagmamahal na ipagtibayin natin. Halika tana sa amin ay mag-iisa na palaganapin ang kapayapaan sa ating mundo. Halika tara na makiisa ka sa amin ay sumama na kapayapaan namin dala. Sa araw ng kapanganakan ng ating Diyos na Ama, sana naman maipakita natin sa Kanya na kahit marami tayong pinagdaanan, patuloy pa rin tayo na lumalaban. Hindi nakalimutan mga salita niya at basta lupa natin na pinangawakan. Mahirap naman o mayaman, sa darating na kaarawan niya tayo'y magpapakasaya. Itigil muna ang hidwaan at ang isipin lang muna natin ang pag-ibig sa isa't isa. Napakasarap sa pakiramdam, di pong pagmamahalan at pagbibigayan lang ang alam natin sa Paskong daraan. Ang hiling ko'y ganito na lang at wala ng katapusan. Pagtibayin pa natin nang walang hanggan. Iba't iba man ang ating pinaglalaban. Tayo-tayo lang din naman ang magkakasama sa bandang huli at magtutulungan. Ang Pasko'y kisa. Halika
Christmas! Ang Pasko'y kay saya, basta't nagkakaisa. Ang pagmamahalan ay pagtibayin natin. Halika tara na, sa amin ay makikisa. Napalaganapin ang kapayapaan sa atin. Ang Pasko'y kay saya, basta't nagkakaisa. Ang pagmamahalan shoutout po sa lahat ng Team Gapangan. Presa Estres, shoutout sa lahat ng 363 pamilya. Yeah, subscribe niyo po sila sa kanilang channel. Yeah. Presa Estres. Bye-bye! Na ang iyong tambon at turunot mong itinago sa paon. Pwede kang gumamit ng kutsara tinidor habang nagsulisipo. Itunog mo ng ayos ang iyong gitara nang hindi sigunado tagatoy kumanta. Karuling dapat lahat ay masaya ang masasapit na Pumperat, perat Pumperat, perat Pararat, pararat Bum, bum, bum Pumperat, perat Pumperat, perat Pararat, pararat Bum, bum, bum. Hi everyone, Migalaw shoutout sa lahat. Ayan, gusto ko lang ipaabot sa inyong lahat guys. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Papa Jesus. Ayan, dahil binigyan pa tayo ng maraming marami pang buhay at marami pang taon na dumating sa buhay po natin. At siyempre, sa buo-buo nito, kay Ming Channel, nag-iport talaga siya sa pag-video, sa pag-iedit. Ayan, kay Sir Fido TV, thank you so much sa pag-iport mo, Sir Fido, sa paggawa ng song. So, sa lahat ng buo-buo nito, Maria Fatima Ducolio at siyempre ako. Ayan, guys, Merry Christmas po sa ating lahat. At sana mga taong na nalulungkot at hindi nagpapatawad, dapat magpatawad na kayo, no? So, hindi lang ngayong December 25 na Christmas sa ating buhay, sa ating mga sarili, kundi dapat araw-araw natin gawing Pasko ang
ang pagmamahalan, pagpatawad, para lagi tayong masaya. Lalo-lalo na sa ating mga YouTube channel, no? So, sana gabayan pa tayo ng maikapal. Pagbuburo rin pa tayo ng maraming taon at masasayang araw na ating pamumuhay. Kahit alam natin po, pandemic ngayon. So, yun. Laban lang tayo, guys. Kahit lahat naman nan ay malalagpasan po natin yan. So, yun. Gawin lang natin ang araw-araw na Pasko sa ating mga sarili para lagi tayong happy. Ayan. God bless po. God bless. At thank you. At ito pa pala pahabol. Maraming salamat sa mga silent viewers, sa lahat ng mga sumusuporta sa aming mga YouTube channel. Ayan, mga Team Gapangan, Miguel of Shoutout. Team Loyals, Miguel of Shoutout. At sa lahat ng mga viewers natin na sumusubaybay sa ating mga channel. Ay, maraming salamat po. Bye-bye! We are the Yams Vlog family. Ang Pasko ay panahon sa pagbibigayan at patuloy natin ipalaganap ang pagmamahal sa may kapal. Ligayang Pasko, magmahal.